Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Good day, everyone! I am Sir Robbie, and together, we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua.
Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming Itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Good morning, everyone! Kamusta kayong lahat? Sana ay nakapag-almusal na ang ating mga magigiting na mag-aaral. Ako po muli si Tutor Arlene, ang inyong makakasama para sa MTB for Grade 2. Good morning! Hello sa lahat ng mag-aaral at sa lahat ng ating mga kaguruan sa buong Pilipinas. Handa na bang makinig, manood at matuto? Umpisahan na natin! Welcome sa ating Itulay! Ayan, mamaya makakasama nyo rin si Tuto Arlene para sa Filipino for Grade 2. Kakantahan muna kayo ni Tuto Arlene. Okay, humanda at makiawit kay Tutor! Okay. Okay, usin lang natin yung ating camera. Okay, everybody sing! Samahan niyo ngayong magpasaan, magsulat, mag-drawing, magkulay, maluto din sa man. Halina at madalya, mga kwento pa sa inyo, kay Tutor Arlene. At kaya rin niya alalin, kay Tutor Arlene. Kasama dyan kay Heart Eduarte. Good morning sa iyo, Heart. Good morning, Sophie. Good morning, C. Watching from Managpi National High School. Good morning sa iyo, anak. Good morning, Aldwin Yuri. Vivian Alimuro, grade 2 ilang-ilang, watching from Baruya Elementary School, Lubao West District, SDO, Pampanga. Aba, marami tayong masisipag na mga mag-aaral dyan na palaging nakatutok. Hello sa iyo, Hazel. Hello, Juliana. Good morning po from Castillejo, Zambales. Aba, layo ng ating nararating. Okay, bago tayo magpatuloy, maaari ba muna ng isang heart react dyan? Or like at paki-share na rin sa inyong mga Facebook. Okay, para mas marami pang matuto katulad ninyo. Salamat. Okay. Ayan. Okay, siguraduhin nakahanda na ang ating lapis at papel, kwaderno at syempre ang ating self-learning module mula sa Pivot Calabarzon 4A. Ayan. Tayo ay nasa asignaturang Mother Tongue. Para sa sa Tagalog, okay, for grade 2. At ang ating pag-aaralan ay paggamit ng mga salitang pang-uri. Noong nakaraang quarter, natutuhan ninyo kung ano ang mga salitang pandiwa. Pag sinabi nating pandiwa, ito ay salitang kilos o galaw. At natutuhan nyo rin ang iba't ibang aspeto ng pandiwa. Yan, tayo ay nasa quarter 4, week 3. Para sa ating balik-aral, narito ang mga batang MTB, matalinong bata. Ayan, kung saan ipapakita nila ang kanilang mga liham para sa kanilang magulang at sa kanyang kaibigan. Ayan, tunghayan natin si Altea May Averilla, grade 2 masinop mula sa Mahada Out Elementary School. Napakagandang bata. Ayan, so yan ang kanyang liham para sa kanyang magulang at sa kanyang kaibigan. At narito rin si
Shireen Hart A. Aduarte, nakasalukuyang nanonood, grade 2 Masinop, at ang kanyang advisor ay si Ma'am Rufina N. Suelto from Mahada Out Elementary School, Calamba City. Ayan, so ano nga ba yung liha? Kasama si Tutor Jessica, last week ay muli nyo itong napag-aralan. Ito ay isang paraan upang maisulat o masabi nyo ang isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Okay, diba dati face-to-face tayo. Ngayon ay hindi na, sa bahay na lang tayo nag-aaral. Alam kong miss na miss nyo ang inyong mga kaibigan, so maaari nyo silang sulatan at ipahatid kung ano ba yung magagandang pangyayari sa inyong buhay. Pwede kayong magkwentuhan sa pamamagitan ng sulat. Ayan. So, meron tayong mga text, meron tayong mga email, pero iba pa rin yung nakakatanggap tayo ng liham. Ayan. So, meron tayong mga bahagi ng liham. Ito ay, ano nga yun? Meron tayong limang bahagi. Okay, sige nga, ano yung unang bahagi natin? Ito ay, hello, Janus. Hello, Neri. Ayan. Hello, Isabel. Ano-ano ang limang bahagi ng liham? Tingnan ko kung natatandaan pa nga. Ano-ano ang limang bahagi ng liham? Tingnan ko nga. Okay, while waiting for the answer, hello muna kay Heart, kay Sikshikina, kay Gallagher, kay Neri, ayan, kay Judy Lynn. Ayan, sabi ni Shikina, ni Nathan, ito ay Petcha, sabi din ni Gallagher at ni Christian. Tama. So, ano makikita natin sa petsa? Tinutukoy dito kung kailan na isulat ang liham. At ikalawang bahagi, ito ay ang bating panimula, tama si Gallagher, kung saan sinasabi mo rito kung kanino mo ipadadala o kung sino yung iyong sinusulatan. Ikatlong bahagi, yan yung pinakamalaking bahagi ng ating liham, kung saan makikita natin yung mga gusto mong sabihin sa iyong sinusulatan, kung ano yung mensahe mo, kung ano yung gusto mong ipahatid sa kanya. Ito ang tama. Tama si Janus. Ito ay katawan ng liham. Galing ha, natatandaan pa. At kung meron tayong bating panimula, syempre meron tayong bating pangwakas. Sinasabi dyan kung kaano-ano mo ba yung iyong sinulatan. Ang sabi dito, ang iyong kaibigan. Halimbawa, kung sa nanay mo, sasabihin mo, ang nagmamahal mong anak. Ayan. O kaya naman, kung sa guru mo, ang sasabihin mo dyan ay, ang iyong mag-aaral. Ayan. At, syempre, yung bating pangwakas, ito naman ang lagda. Alright? Dito natin inilalagay yung pangalan ng sumulat. Okay, kagaya nito, sulat ito ni Ana para kay Lisa. Naaalala nyo pa ba? Ayan, tama, ang gagaling ng mga estudyante namin, oh. Talagang alam nila ang bahagi ng liham. Si Alia, kumpleto ang sinabi. Merong pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Ayan, very good. Ayan. So, next natin, kung meron tayong bahagi ng liham, meron tayong mga tuntunin na dapat nating gawin kung tayo ay susulat ng liham. Una, tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng salita ng bawat pangungusap. Ayan. So, ito yan ha. Gamit tayo ng highlighter. Ayan. So, makikita natin na ang bawat titik ng bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Ikalawa, kailangan ay ipasok ang linya ng bawat talata. Ayan. Nakita nyo ba yan? Nakapasok ang bawat talata. Okay? Next ay, tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit at iba pa. Ikaapat, kailangan tiyakin na wasto ang pagbabaybay o ang spelling ng mga salita. Siyempre, para lubos na maunawaan ng iyong sinusulatan. At ikalima, napaka-importante nito, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsusulatan. Yan, di ba? Pinakita pa ni Tutor Jessica kung paano dapat mas malaki sa kaliwa kaysa sa kanan. Ayan, tama. Naaalala pa daw ni Princess at ni Dasha. Ayan. At
tinalakay din natin ang talaarawan. So dito, isinusulat natin yung mga mahalagang pangyayari sa ating buhay. Maaaring ito ay masaya o kaya naman ay malungkot na pangyayari sa ating buhay. So meron tayong mga bahagi rito. Ayan. So nilalagay natin ang petsa, ayun o, ang araw, petsa, at oras ng kung kailan mo ito isinulat. So ayan, dito sa unang ito, sinabi niya yung naganap sa kanya noong Lunes. Tapos sinulat uli niya ang araw, petsa, at oras, at ikinuwento niyang muli kung ano yung naganap sa kanya sa araw ng Martes. So yung talaarawan para lang tayong nagkukwento kung ano yung nangyaring o naganap sa ating buhay sa pang-araw-araw. At napakasarap balikan, halimbawa nakalipas na ang ilang taon, maaari mong balikan yung kwento ng iyong buhay. Ah, ito pala yung nangyari sa akin dati. Kami mga guro, alam nyo, ang ginagawa na namin talaarawan ay Facebook, lalo na sa aming mga reports kasi doon madali namin siyang mabalikan. Pero syempre, iba pa rin yung nagsusulat tayo, alright? Kagaya namin, meron kaming weekly report. So dahil sa Facebook, nakikita namin kung ano yung mga naganap sa bawat araw, bukod pa yung aming isinusulat, okay? Ayan. And then, nabanggit ni Ana kay Lisa na ano yung nangyari sa kanya sa araw ng Lunes. Yan, nabasa mo ba yan? Diba? Naalala natin. Sinabi niya, ibinili daw siya ni nanay ng sapatos. Napakasaya daw niya. Yan yung naganap sa kanya nung Lunes. At nung Martes naman, medyo malungkot siya dahil nabasag niya ang paboritong paso ng kanyang nanay. Pero dahil sa pagmamahal ni nanay, siya ay napatawad nito. So yan, nakukwento niya, no? Yan, sana nakakagawa rin kayo, mga anak, ha? Okay, ngayon naman, sa araw na ito ay matututuhan nyo na matukoy at magamit mo ang mga salitang naglalarawan. Ano ba yung salitang naglalarawan? At maibigay mo rin ang kasalungat at kasing kahulugan ng pang-uri na salita. So, tatlo ang ating pag-aaralan ngayon, ha? Ano-ano ba yan? Okay, pagmasdan natin ito, mga bata. Anong nakikita nyo? Ayan. Ito si Melissa. Ayan, si Melissa at ito ang kanyang mga kaibigan, sina Amor at Nita. Ayan, si Amor at Nita. Ako si Melissa. Sila ang aking mga kaibigan, sina Amor at Nita. Mahaba ang buhok ni Amor. Maikli naman ang buhok ni Nita. Ayan. So, ang babait naman ng kaibigan niya, oh. Tingnan nyo, magkasundo silang tatlo, si Nita at si Amor. Inilarawan niya si Nita na may, ano daw itsura ni Nita? Mahaba ang buhok ni Amor. Yan, ito, nakita nyo to, ito si Amor, meron siyang mahabang buhok. At si Nita naman ay mayroong maiksing buhok. So doon, nailarawan niya ang buhok ng kanyang mga kaibigan. Ang tawag natin dyan, mga anak, ay pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ayan. Kayo nga, ilarawan nyo nga yung buhok nyo. Ako, ang buhok ko ay maikli. Ayan. Pero dati, mahaba buhok ni Tutor Arlene. Kayo, ano yung buhok nyo? Mahaba ba o maikli? So, syempre, yung mga boys natin, maigsi, ano? Yung mga girls, kalimitan ay mahaba. Ayan. Mira Azol, good morning po. I am Mira N. Azol from Amuyong Elementary School. Ayan. So, pag sinabi natin pang-uri, ito ay lahat ng bagay ay may kani-kaniyang mga katangian. Yan. Ano-ano bang katangian? Halimbawa, itong suklay ni Tutor Arlene, anong kulay nito? Okay, ito ay may kulay na kulay rosas o kulay pink. So, isang bagay yan na may katangian. Itong scotch tape ni Tutor Arlene, anong hugis nito? Ito ay hugis bilog. Sabi ni Aliyah, mahaba daw ang kanyang buhok. Ayan, tingnan nyo itong aking ballpen. Okay, double purpose itong ballpen ko. May ballpen at may pangkamot. Okay, maiksi siya, di ba? Pero kaya ko rin niyang pahabain. Ayan, so mahaba. No? Ito ang kanyang katangian. Ano pa? Ang tubig ni Tutor Arlene. Ayan, maliit na bote. Kulay, dalandan o orange na bote. So, meron siyang mga katangian, lahat ng bagay, no? Halimbawa naman ay itong cellphone. Okay, itong cellphone na to ay maliit.
ito namang cellphone na ito ay malaki. So, lahat ng bagay ay mayroong katangian. Yan, katangian ang tawag natin dyan. Maaaring ito ay makita natin ang kanyang kulay. O, ang bagay ay may kulay, ang bagay ay may laki. Kagaya ng sinabi ko kanina, isang maliit, isang malaki. Yan. At nailalarawan din natin ang bagay sa pamamagitan ng kanyang uri. Anong uri ba ito? Yan. At timbang. Maaaring ito ay mapikat, maaaring ito ay magaan, o kaya naman ay sabihin ang eksaktong timbang tulad ng 3 kilo, 4 na kilo, 10 kilo. Ayan. At ang bagay ay mayroon ding lasa. Ano yon? Anong bagay yung may lasa? Siyempre, yung pagkain. No? May pagkain na masarap, may pagkain na hindi masarap, may pagkain na maasim, may pagkain na matamis, may pagkain na mapait. Kagaya ng paborito kong gulay na ampalaya. Ang lasa nito ay mapait. At sinasabi rin nito ang kanyang itsura. So, inilalarawan kung ito ba ay malaki, maliit, anong kulay, anong katangian. Kung tao ang ilalarawan, maaaring sabihin ang kanyang itsura o katangian. Mabait, makulit. Oh, wag makulit, ha? Alright. Yeah. So, yan ang tinatawag nating panguri. Maaaring magkakapareho ang katangian o kaya naman ay magkakaiba. Tulad nga nitong cellphone ni Tutor Arlene. Isang maliit, isang malaki. So, yun ay magkaiba. Kagaya ng buhok ni Amor at ni Nita. Yung isa ay maiksi ang buhok, yung isa naman ay mahaba. So, yun ay magkaiba. O halimbawa, ang aking anak ay malusog. Ang aking bunsong anak ay malusog. Ang ati niya ay masigla at malakas. So, parehas yun, no? Alright. Ayan, ang tawag natin dyan ay panguri o salitang naglalarawan. Okay, ulitin natin, ha? Ang bagay, hayop o tao ay mayroong katangian. Maaari nating ilarawan ang kanyang kulay, ang laki, ang uri, ang timbang, ang lasa, ang itsura at iba pang katangian. Ang katangian ito ay maaaring magkapareho o kaya naman ay magkaiba. Ano pa man yan, magkampareho man yan o magkaiba, ito ay tinatawag nating panguri. Okay, sabayan nyo nga ako, panguri. Sabihin natin ng 5 ulit. Panguri, 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 panguri ay salitang naglalarawan. Nakasabay ba kayo kay Tutor Arlene? Okay, mag-heart react nga kung nakasabay. Ayan, daming nakapag-heart. Ibig sabihin, talagang sumasabay. At, ayan, sabi ni Aliyah, ako po ay malusog at masipag na mag-aaral. Very good, anak. Ang panguri ay salitang nagsasaad ng katangian ng tao, katangian ng bagay, katangian ng hayop, ng lugar, o kaya naman ay pangyayari. Maaaring ang mga katangian na ito ay ayon sa hugis, amoy, lasa, bilang, bigat, at iba pa. Kagaya ng anak ni Tutor Arlene, bagong ligo. O, dito, dali, dali, dali. Okay, siya ngayon ay mabango na kasi bagong ligo na siya. O, anong kulay ng damit niya? Okay, ang kulay ng damit niya ay kulay red ba yan? Kulay orange yan, kulay dalanda na parang nagre-red orange. Ayan. Okay, so maaari nating ilarawan, ha? Tao, bagay, hayop at pangyayari. Ano ba yung mga pangyayari? Halimbawa, birthday, graduation, Pasko, bagong taon. Yan ay mga pangyayari kung saan ay masaya nating ipinagdiriwang. Ayan, sabi ni Trinity, orange daw, tama anak. Okay, mukha nga kasiyang pula, no? Sa video mukhang pula, pero orange yung suot niya. Ayan. Tandaan natin yung panguri, ha? Balikan muli natin ang mga kaibigan ni Melissa na sina Amor at Nita. Ayan. So, ang sabi, okay, tandaan natin, ha? Pinagbaliktad ko. Ito si Amor at ito naman si Nita. Ilarawan natin ang buhok ni Amor. Mahaba ang
buhok ni Amor. Ilarawan naman natin ang buhok ni Nita. Maikli naman ang buhok ni Nita. Yan, ang salitang mahaba at ang salitang maikli ay naglalarawan ng kanilang buhok. Ayan, nakita nyo, inilalarawan ng salitang mahaba at salitang maikli ang buhok ni na Amor at Nita. So, yan ay magkasalungat. Magkaiba, di ba? Kasi isang mahaba, isang maikli. So, ang pang-uri niyan ay magkaiba o magkasalungat. Ayan, pero parehas yung naglalarawan. Ang pang-uri ay maaaring magkasingkahulugan o magkasalungat. Ang mahaba at maikli ay magkasalungat. Ayan. Ang mga salitang may pareho o katulad na kahulugan ay tinatawag nating magkasingkahulugan. O kapag parehas ng ibig sabihin, ito ay magkasingkahulugan. Ang mga salitang mayroong kasalungat naman o kabaliktaran ng kahulugan ay tinatawag nating magkasalungat. Okay, magkaiba ng kahulugan. Okay, halimbawa natin pang-uri ng magkasingkahulugan muna tayo. Yan. Malinamnam ang pansit habhab ng Quezon. Alin kaya dyan ang dalawang salita na naglalarawan tungkol sa pansit habhab? Okay, tingnan ko nga from our comment section. Ano dyan ang dalawang salita na naglalarawan sa pansit habhab? Ayan. Ano dyan yung dalawang salita? Tingnan ko nga kung talagang naintindihan ng pang-uri. Alin dyan yung dalawang salita na naglalarawan sa salitang o sa bagay na pansit habhab? Ayun, sabi ni Miko Angelo Kalunsag, malinamnam. Sabi ni Neri, malinamnam at malasa. Tingnan nga natin. Ayan, tama. Malinamnam at malasa. Ngayon naman, alam na natin yung dalawang salita o pang-uri, ito ngayon ay magkasing. Magkasing kahulugan ba sila o magkasalungat? Magkasing kahulugan. Pag sinabi nating malinamnam, ito ay masarap o malasa. Okay? Next. Ayan, tingnan naman natin ito. Mahusay ang mahusay na leader sina Rizal at Aguinaldo. Magaling silang mamuno. Okay. Alin? O, lagyan natin ng tuldok to, ha? Ayan. Alin dyan ang dalawang salita na naglalarawan kina Rizal at Aguinaldo? Ayan. So, mahabol pa ng sagot si Aikre. Sabi ni Aikre, Aikre ba yan? Ayan. Ayan, may nakita na ako si Alia, si Mylene, si Isabella, si Heart, Marites, Janus, Princess. Ang sabi nila ay mahusay at magaling. Ayan, mahusay at magaling, ito ay magkasing kahulugan din. Pag sinabi natin mahusay, ibig sabihin yan ay magaling. Okay, next words. Yan, maraming luma na simbahan sa Batangas at Rizal. Antigo na ang mga ito. Hello sa ating tutor dyan. Kay Tutor Jester mula sa Batangas. Ang gaganda ng simbahan dyan sa kanilang lugar. Ano ang dalawang salita na naglalarawan sa mga simbahan na matatagpuan sa Batangas? Okay, sabi ni Alia, ito ay luma at antigo, sabi rin ni Gallagher. At ito daw ay magkasing kahulugan, sabi ni Rhymer. Ang galing naman, lumang simbahan at antigo. Luma at antigo. Ito ay magkasing kahulugan din. Okay, kung meron tayong magkasing kahulugan, meron din tayong magkasalungat. Halimbawa, malayo ang Quezon sa Maynila. Malapit naman ang Cavite. Okay, paano inilarawan ang Quezon sa Maynila? Ito daw ay, ano yon? Malayo. Paano naman inilarawan ang Cavite mula sa Maynila? Ito daw ay malapit. Ayan, may tutor din tayo dyan sa Cavite. Si Tutor Ariel at si Tutor Nathan. Ayan, so ang dalawang salitang naglalarawan dito ay malayo at
Malapit. Kanina nilagay ni Chuto Aileen dito, nilagyan ko ng equals, 'di ba? Ibig sabihin kasi noon ay magkasing kahulugan. Pero this time, nilagyan ko na lang siya ng ayan, hindi na siya equal kasi ito ay magkasalungat na. Magkaiba na ng ibig sabihin, 'di ba? Yung malayo at malapit ay magkaiba na ng kahulugan. Pero ito ay salitang naglalarawan pa rin o panguri. Ayan. Sige, next. Number 2. Malaki ang maleta na binili ni Mira. Maliit naman ang biniling maleta ni Mara. Okay, sige nga, pakisagot nga ang dalawang panguri na naglalarawan sa kanilang maleta. At ito ay malaki at maliit. Ito ba ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Okay, ito ay magkasalungat kagaya ng sagot ni Erin. Ayan, malaki, maliit. Sabi ni Elia, malaki at maliit. Shout out po sa aking teacher na si Ma'am Fide. Sabi ni Raymer Gallagher, sabi niya malaki at maliit. Tama. Okay, next word. Okay, nabi natin ang panguri dito. Mataas na lugar ang Rizal at Cavite. Mababa naman ang lugar ng Laguna, Batangas at Quezon. Yan, kaya laging baha dito sa amin kasi kami ang catch basin, no? Kami yung tagasalo ng mga ng tubig baha mula sa matataas na lugar sa amin napunta. Ayan, so ang aming paaralan ay malimit baha, but still kami ay nakaka-survive kahit baha sa amin. Ayan. So ang dalawang salita dito na naglalarawan ay mataas at mababa. Ayan, so meron tayong mataas na lugar at mababang lugar. Ito ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Ito, syempre, ay magkasalungat. Okay, iba pang halimbawa ng mga panguri na magkasing kahulugan. Yan, malinamnam, malasa. Mahusay, eh, ito rin pala yung mga ginamit natin kanina. So, ginamit natin yung salitang malinamnam, malasa. Parehas lang yan. Mahusay, magaling. Parehas lang din yan. At ano pa yung isa natin? Luma at antigo. Parehas lang din yan ng kahulugan. Okay. Iba pa. Ito naman. Ito ay magkasalungat. Malayo, malapit. Malaki, maliit. Mataas, mababa. Yan ang iba pang halimbawa ng panguri ng magkasalungat. Okay, sige nga, magbibigay ako ng example, tapos sabihin kung ito ay magkasalungat o magkasing kahulugan. Alright? Halimbawa, mababa, matangkad. O maliit, matangkad. Okay, maliit, matangkad. Ito ba ay magkasing kahulugan ng panguri o magkasalungat? Okay, tingnan nga natin from our comment section kung talagang naunawaan. Ayan, shout out po sa teacher ko, si Ma'am Priscilla Adrada. Greetings from Aliyah Lorraine. Ayan. Okay, ito ay magkasalungat, sabi ni Miraline. Ganon din ang sagot ni Dahlia, magkasalungat. At sabi rin ni Marites, magkasalungat. Tama, mga anak. Okay, ito naman. Mabango, mahalimuyak. Mabango, mahalimuyak. Ito kaya ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Mabango, mahalimuyak. Kung ang sagot mo ay magkasing kahulugan, tama. Ayan, kagaya ni Han, sabi, opo, magkasing kahulugan po. Ayan, tama. Okay, ngayon naman, ihanda na natin ang ating self-learning module. Open on page 19. Ayan. Magkasing kahulugan po, sabi ni Mike, ni Miko, at ni RJ. Yan. Para sa gawain ni Sa, lagyan ng check kung ang salitang may salungguhit ay halimbawa ng panguri. Okay, titingnan natin yung salita kung ito ba ay salitang naglalarawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito panguri. Okay, so napansin ko mga anak dyan sa ating self-learning module, isa lang yung mayroong salungguhit sa number 1 lang, hot spring. Kaya yung number 2, 3, 4, 5, nilagyan ko na lang ng
nagguhit na ako ng salita, no? Okay, so let us see. Number one, maraming hot springs sa Laguna. Ang may salungguhit ay hot spring. Ito ba ay salitang naglalarawan? Okay, ito ba ay salitang naglalarawan? Kung opo, lalagyan natin ng check. Kung hindi naman ay X. Ayan, ito ba ay salitang naglalarawan? Okay, tingnan niya natin sa ating comment section. Hot spring. Hot spring. Okay, hot spring. Ano kaya ito? Ayan, may nakikita kong check. May nakikita kong X. Ayan. Ayan, may nakikita kong check at X. Ang tamang sagot dyan ay? Anong tamang sagot? Sabi ay hot. Okay, mainit pag sinabi nating hot. Pag sinabi naman nating spring, ayan, so yan ay isang bodies of water. Ayan, ang sagot daw nila ay check dahil ito ay may hot tapos spring. Kaso nga lang mga anak, meron tayo ditong pangalan, no? Meron tayong bagay na binanggit. Ayan, may pangalan. So ibig sabihin, ang sagot natin dyan ay X na lang sagot natin kasi sinamahan niya ito ng pangalan. Okay, so sige, kung ang may salungguhit lang ay hot, ang sagot natin ay check. Ito ay pang-uri. Pero sinamahan kasi siya ng pangalan na spring, hot spring. Ibig sabihin, sinabi niya mismo yung lugar, no? Sa Laguna na maraming hot spring. Pero kung hot lang, ito ay pang-uri. Okay, maliwanag po ba yon? Okay, next, number two. Masaya na mag-swimming sa beach sa Batangas. Masayang mag-swimming sa beach sa Batangas. Tingnan nga natin kung ito ba ay pang-uri kagaya ni Alia. Ang sagot niya ay check at ni Hans. Ganon din si Raymer. Ayan. Ganon din si Alia. Tama. Ito ay masaya. Ito ay salitang naglalarawan. Okay, next. Number three. Sabi ni Angel ay check. Sariwa ang mga isda sa Cavite. Ang salitang sariwa ba ay naglalarawan? Kung check ang sagot mo, magaling. Tama, kasi ang sariwa, inilalarawan niya yung isda. Yung sa number 2 naman, masaya, inilalarawan niya yung beach sa Batangas. Okay? Number 4, malinis ang paligid ng Quezon. Okay, ang salitang may salungguhit ay malinis. Inilalarawan niya ang paligid, yan, ng Quezon. Sana sa lahat ng lugar ay malinis, ano? Okay, so ito ba ay salitang naglalarawan? Kung opo, lagyan natin ng check. Alright, next, number 5. Malamig sa ilang bayan ng Rizal. Opo, kasi yan ay mataas na lugar. Malamig, inilalarawan ang bayan ng Rizal. Kung ang sagot mo ay check, great job! Star para sa'yo! Ayan. Kita ba? Ayan. Okay, next. Page 19 pa rin tayo para sa gawain dalawa. Tukuyin ang mga pang-uri na ginamit sa bawat pangungusap. Okay, gawain isa pa rin tayo pero sa letter B, page 19. Ayan. So, tayo naman ngayon ang maghahanap ng salitang naglalarawan. O, hanapin natin ha. Matamis ang pinya sa Cavite. Matamis ang pinya sa Cavite. Okay, inilalarawan dyan ang pinya. Alin kaya dyan ang salitang naglalarawan? Okay, sinabi niya ang lasa ng pinya, ito raw ay matamis. So, ang ating sagot ay matamis. Inilalarawan niya ang pinya. Alright, next word. Hanapin naman natin ang pang-uri sa number 2. Matatagpuan sa Batangas ang mga masasarap na kainan ng lomi at goto. Totoo yan. Okay. Matatagpuan sa Batangas ang mga masarap na kainan ng lomi at goto. Alin kaya ang naglalarawan? Ito ay masasarap. Ano inilalarawan niya? Okay, inilarawan niya yung lomi at goto. Alright? Nakuha ba ang tamang sagot? Next, number 3. Okay, time na tayo. Sa Laguna, maraming hot spring. Sa Laguna, maraming hot spring. Alin dyan ang naglalarawan? Okay, ito ay
marami, nilarawan niya na marami daw hot spring sa Laguna. Okay, next. May masagana na ani sa Quezon. Okay, alin dyan na naglalarawan? Ito ay masagana. Inilalarawan niya ang ani. Ibig sabihin ng ani, yung mga nakukuha o naha-harvest na mga pananim. Alright? Malawak kasi ang kalupaan dyan sa Quezon. Okay, next, number 5. May malalaki na windmill sa Rizal. Alam niyo yung windmill? Okay, yun yung napagkukuhanan ng kuryente. Yan, source of electricity. No? Kaya mura ang elektrisidad sa kanila. Okay, at ang itsura nito ay malalaki, kagaya rin sa Pagudpod sa Ilocos. Ayan, marami dong windmill. Kaya ang mura lang ng kanilang binabayarang kuryente, di ba? May mga taga-Pagudpod ba dito, taga-Ilocos? Okay, may taga-Rizal ba dito? Ayan, marami dong mga windmill. Kaya ang mura ng kanilang electricity. Okay, gawain dalawa, page 20. Tukuyin kung magkasing kahulugan o magkasalungat ang mga pares ng panguri sa bawat bilang. Isulat ang K kung magkasing kahulugan. Ibig sabihin, kasing kahulugan. Isulat naman ang S kung magkasalungat. Ibig sabihin, S salungat ang mga salita. Okay, number 1. Ayan, tingnan ko nga. Sagutan nyo nga ang 1 to 5. Go! Lagyan na natin ng sagot ang 1 to 5. Lagyan nyo ng number. Okay, number 1 natin. Madilim, maliwanag. Hitik, marami. Matamis, mapait. Mahusay, magaling. Malawak, makitid. Okay, kung magkasing kahulugan, K. Kung hindi naman ay S. Okay? Ayan. O may sumagot, taga... Watching from Maglambing Integrated School, Tagbina 2 District, Sir Division, Caraga. Wow, layo, Caraga. Yan, si Rosalie naman, Raisa, si Agahas, watching and learning from DMES Grade 2. Hello sa'yo, anak. Ayan, may sumasagot na. Sa number 1 daw ay S. Madilim, maliwanag. Ito ay magka salungat. Kaya S, salungat. Tama, S. Number 2. Hitik marami. Ang sagot daw ay K. Hitik marami. Ibig sabihin ng hitik sa bunga, maraming bunga. So yan ay magkasing kahulugan. Number 3. Matamis at mapait. Okay, magkaiba ng lasa yan. Ako, lumalakas ang ulan. Nawa ay hindi bumitaw ang ating signal. Mahusay, magaling. Okay, pag sinabi natin mahusay, siya ay magaling. Kagaya niyo mga bata, kayo ay mahusay mag-aral. At sa number 5, malawak. Malawak, makitid. Ito ay magkasing, magkasalungat. Alright? Next, page 20. Lagyan ng check kung ang mga panguri sa bawat pangungusap ay magkasing kahulugan. X naman kung magkasalungat. Okay, number 1. Tukuyin muna natin ang salitang naglalarawan. Alright? Masarap at malasa ang longganisang imus at lukban. Okay, alin dyan ang naglalarawan? Kung ang sagot mo ay masarap at malasa, ito ay magkasing kahulugan, kaya lalagyan natin ang check. Alright? Next, number 2. Malayo ang Quezon at malapit naman ang Laguna sa Maynila. Alin dyan ang salitang naglalarawan? Ito ay malayo at malapit. Ito ba ay magkasing kahulugan? Kung opo, lagyan natin ng check. Kung hindi naman, ay X. Ayan, so ito ay magkasalungat. Next number. Number 3. Ayan, number 3. Matitigas at matitibay ang mga kawayan sa Cavite. Ayan, tingnan natin. Ang salitang naglalarawan ay matitigas at matitibay. So, ito ay, pag sinabi nating matibay, ito ay matigas. Yan, matigas kasi yung kawayan. Pagka malambot, medyo marupok yan. No? Pag lalo, pag bata pa. Ayan, so matibay at matigas. Ito ay magkasing kahulugan. Tama si Juliana, tama si Denise, si Anna. Alright, number 4. Malamig
sa tanay at maginaw rin sa Tagaytay. Malamig at maginaw, ito ay magkasing kahulugan. Kaya, check, alright? Next number 5. Malalaki ang isda sa Batangas maliban sa maliliit na tawilis. Yung tawilis kasi maliit lang, no? Okay, alin ang salitang naglalarawan sa mga isda? Ito ay malalaki at maliliit. Okay, malalaki, maliliit. Ito ay magkasalungat. Kaya ito naman ay lalagyan natin ng X. Alright, mga bata. Marami pa tayong gawain para sa week 3. Kasi ang cover ng ating mother tongue ay week 3 hanggang 6. No? So, yung lesson natin, tatalakayin natin ng 4 weeks. Kaya naman, ang sinagutan lang natin ay gawain isa at gawain dalawa. O, i-reserve nyo yung ano, ha? Yung mga susunod na gawain, huwag muna natin sasagutan yung gawain 3 hanggang 6 yata yun. Huwag nyo muna sasagutan, ha? Hanggang dito lang muna tayo para mas matandaan nyo pa. Tatalakayin pa natin yan sa isang linggo. Tandaan, ang panguri ay salitang naglalarawan o salitang nagsasaad ng katangian ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Maaaring ang mga katangian na ito ay ayon sa mailarawan ng hugis, mailarawan ng amoy, ilarawan ng lasa, ang bilang kung ilan, ang bigat at iba pa. Alright? Okay, nawa ay naintindihan ang ating aralin ngayon para sa inyong takdang gawain upang maging isa sa ating batang MTB, sumulat ng 5 pangungusap tungkol sa iyong sarili at salungguhitan ang pang-uri na iyong ginamit. Okay? Ayan, pang-uri lang muna ha. Wala pa tayong magkasing kahulugan at magkasalungat sa inyong takdang gawain. I-master nyo muna ang pang-uri. Okay? O, alam na alam nyo naman yung magkasing kahulugan at magkasalungat. At maging isa sa ating mga batang MTB kagaya ng ipinakita natin kanina. At isend lamang ito sa EVK by Teacher Lynn Facebook page. Or kaya naman ay i-upload sa inyong Facebook. Lagyan, gawin itong naka-public. Ano? At lagyan lamang ng hashtag Tutor Arlene. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Teacher Lynn, para sa iba pang mga lesson at ating mga educational videos. Abangan palagi si Tutor Lynn at si Tutor Cheng sa inyong mga telebisyon. Yan. Para sa araling panlipunan dalawa, kanina nakita na, napanood nyo ba yun? Okay, sa ganap na 9:15 hanggang 9:40 ng umaga tuwing Wednesday hanggang Saturday. Pero ang ating DepEd TV ay laging nag-uumpisa tuwing Monday hanggang Saturday. Alright? 8 o'clock ng gabi, ng umaga hanggang 7 ng gabi. Yan para hanggang senior high school, no? Meron tayo. Kaya naman manood na mula kinder hanggang grade 1, grade hanggang grade 12, pati na rin ang ALS. At meron din tayong SPED. Lagi lamang manood at nakatutok. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Lagi nating tatandaan, maging matanong, maging matiyaga, upang ikaw ay maging magaling din, ha? Ayan, mag-aral ay tunay na kailangan upang buhay ay maging matagumpay. Maraming maraming salamat sa panonood at pakikinig. For comments and suggestion, email us at edtech@deped.gov.ph. Susunod natin si Tutor Catherine para sa MTB Tagalog for Grade 3. Maraming maraming salamat sa panonood at pakikinig. Stay safe everyone! Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Life free online tutorial session sa Araling Panlipunan.
i-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!